Sige, bulong mo nga so, tayo guys, ng nakakarinig. Sige. Sige, isa lang guys, isa lang. Ano yun? Believe in the product. Believe. Hello, hello everyone. Kamusta? Kamusta mga ka-RK? Oo nga mga ka-RK, kamusta kayong lahat? At para sa ating episode na ito, maswerte tayo at kasama na naman uli natin ang ating ka-RK na si Adriel Lai mula sa Singapore. Ayan. Yes. Kamusta Adriel? Ayun, lockdown again dahil 3 days ago nag-announce yung Singapore na magla-lockdown sa Thursday. So yun, buhay-bahay tayo ulit. Oo, buhay work from home din. Buhay work from home. At dahil nga work from home tayo, minsan mm-hmm. no, yung mga kaedaran natin na 20 years old, mga millennials, di ba? Mm-hmm. Pag nasa bahay lang, minsan nafe-feel nila na paano ba maging productive? So maliban sa kanilang work na ginagawa sa bahay, baka naman nag-iisip sila, nag-iisip yung mga ka-RK natin ng pwedeng sideline. Particularly, sideline sa financial industry. Akala ko naghahanap kung anong pwedeng gawin. Dahil may tip ako dyan. Ay, ito, magbasa kayo ng libro habang nasa bahay. Joke lang. Mukhang okay yan, magbasa ng libro, makakatapos ka nga ng libro dyan. Pero syempre, maliban sa pagbabasa ng libro, baka naghahanap sila mga ka-RK nating millennials ng extra income. At yung pag-uusapan natin ngayon, extra income sa pagiging ahente ng life insurance. Yan. Ay, controversial. Oo. Controversial. Back out. Sige. Go. Ano yung pag-usapan natin ngayon, Marion? On tips na on having side income as a financial advisor. Oo, as financial advisor. Bilang financial advisor dati, Adriel, baka meron kang mga tips para o guide para malaman ng ating mga ka-RK kung pasok ba para sa kanila. Pwede ba nilang pasukin ito? O baka naman nasisilaw lang sila sa mga nakikita nila sa Facebook, sa social media na okay, malakas kumita ang mga financial advisor. Ah, sige. First and only tip, no? Sige, bubulong ako. Isa lang. Sige. Bulong mo nga, so tayo guys, lang nakakarinig. Sige, isa lang guys, isa lang. Ano yun? Believe in the product. Believe. Yun. Narinig nyo yan? Sige. Biting ko, no? Louder at the back. So, first step is to believe in the product, no? You are selling. Secondary, yung company, no? Bakit? When you're selling something, if you don't believe in the product, ma-affect yung sales mo. Ma-affect yung, of course, commission mo equals sales. And of course, yung productivity and output mo. And that would lead to like complications as a tenure advisor. Because as a tenured advisor, every year expected na tumataas yung commission quota mo. So that means you need to bring in more clients. And that is difficult kapag hindi ka naniniwala sa produkto na binebenta mo. And this applies to whatever sideline business you're planning to or whatever sales business you are into, no? Hindi siya limited lang sa pagiging financial advisor. Mm-hmm. At I think sa believe in your product, Adriel, no? Nandiyan din kung tayo ba meron ng existing insurance policy. Kasi 'di ba papasok ka to be an ahente, magbebenta ka ng insurance pero ikaw mismo o yung mga closest relatives and friends mo hindi naniniwala sa insurance, 'di ba? So mahirap naman yata kung ganoon. Mm-hmm. Yes, mahirap, no? So let's move to tip 2, which is actually secondary na to lahat. So second tip is actually knowing how to prospect and knowing what your target audience is, no? So if you know who you're targeting and ano yung audience mo, it will be easier to sell. So that means you're just going to this type of people that you believe that needs help or needs life insurance or health insurance, no? Mm-hmm. And of course, that would
boost up your sales. Not only that, that would also niche down kung ano yung expertise mo. And people would look to you as like an industry expert in a way. And that would also lead to like more referrals and then more leads then. So that would help then in your pipeline. Sa mga ano, Adriel, no, knowing how to prospect, naku-curious ako dyan eh. Sa mga nagsisimula ba na maging financial advisor, ano ang mas effective? Magsimula kang mag-talk about insurance sa closest friends mo o dun sa mga strangers talaga? Normally, because there are a lot of ways to approach prospecting, no, may ibang clients na may ibang advisors na nagpo-prospect ng businesses tapos doon sila pumupunta. Yung iba yun, most common ay yung nagpo-prospect sa closest nilang kaibigan tapos doon sila magpresent tapos nagbe-branch out to strangers. So it really depends kung ano yung style mo in prospecting. There's no one way to prospect. For example, for me, I did yung common route na yung friends ko muna. Tapos prospect with families, with couples, and then minsan sa LinkedIn, pero I found out na yung LinkedIn hindi effective, no, when it comes to prospecting. Because LinkedIn is a space where nagkoconnect ka ng tao, hindi ka nagbebenta. So again, it whatever fits your style. But some advisors, what they do is to have leads or prospects is to create a page or a YouTube channel para ma-attract nila kung ano yung gusto nila ang kliyente mapunta sa kanila. Kaya importante na before prospecting, you should really know your client, no? Oo. At isang advantage ng friends, no? Kasi for sure, no? Dahil may iba't ibang uri ng insurance, nandyan yung term insurance, nandyan yung traditional whole life, and yung mga VUL. May mechanics yan, eh, di ba? So kung nagsisimula ka pa lang, sabi mo nga, know your product. So now that you know your product, kanina... Di lang know, believe in your believe, product. Know and believe your product. Kanina ka magpa-practice, di ba? Minsan pag stranger, nakakailang, mamaya magkamali ka, first time mong kausap. Pero pag friends naman, dahil friends mo na sila, mas magaan, mag-offer, or mag-explain sa kanila. At kung hindi man sila bibili, dahil friends na kayo, madaling manghingi, or madaling kapalan yung mukha para manghingi ng referrals, di ba? Yeah, that's the advantage. But I encourage advisors, no, in the Philippines to always step out in their like comfort zone and speak to strangers because you'll never know, no, na yung stranger pala yan yung makatulong sa'yo to get to the next lead or to the next referral. Oo, at ang taong matanong daw, at ang taong matapang magtanong at maraming tanong, yun daw yung may potential na bumili or magpakita ng interest sa binibili. Yes. Any other tips, Adriel? Actually, yun lang yung dalawa, actually. But the third, I think, and most important tip is to deepen your knowledge as an insurance advisor, no? Because the problem I see with Filipino insurance advisors is that parang isa lang yung product na alam nila and yung level of service medyo like shallow yung level. So I encourage yung insurance, well, those planning to become insurance agents is to become like knowledgeable on what insurance planning is first and then know what the role of insurance is, which is of course protection naman. And third is know the different products that the insurance company is offering, no? Because having that extra edge would differentiate you from other advisors, no? To give you a like comparison, but not much of comparison because agent standards are different from one country to another. Dito sa Singapore, nakausap na ako ng mga dalawa or tatlong agent, and I guess from that alone, I can say na mas mataas yung competence level dito versus sa Philippines, no? Because here they not only did F&A, which was a surprise for me, they also showed me like different options and different products within the same company. I think may isang advisor nga across different insurance companies, but that's because yung license niya nasa Central Bank of Singapore, no? So yun. Okay, so
Thank you, Adriel, no, sa pagbibigay ng tips mo. So, recap lang natin ang three tips ni Ka-RK Adriel ngayon is number one, believe in your product. Number two, know how to prospect. And number three, deepen your knowledge. Ayan. So, any parting word, Adriel? Any parting words, Adriel? Dahil COVID ngayon, stay at home, stay safe, don't go out. Buhay bahay tayo ngayon. At pakinggan ang mga tips ni Adriel kung gusto niyong pasukan ang insurance industry at maging financial advisor. So yeah, so, maraming salamat mga ka-RK. Anong sinasabi natin bago magtapos, Adriel? Don't forget, of course, if you like this video, please hit that like button. And of course, subscribe if you haven't done so yet. And smash that notification bell so that you won't miss a thing. And see you in the next video, Marion. Bye-bye. Ingat dyan. See you, Adriel. Ayan, mga ka-RK, sa susunod na video ulit. Bye-bye.